At kami sa farm. Tama na kami sa farm ngayong araw na to. Kasama ko kapatid ko. Sunday po ngayon at pupunta tayo sa farm. Doon yung makikita. Medyo matagal-tagal din tayong hindi nakapag-video. And ayan, kumusta nga pala kayo? Ito pa rin ako. Nag-change tayo ng channel name. Yung first name na ko talaga yung ginagamit ko ngayon. And so, yan. Yung gagawin natin, ganun pa rin, mga farming videos. Pero medyo marami na tayong pagpipilian ngayon. Kasi mahirap din kasi kung parating ganun lang yung ipapakita ko sa inyo. So, yan. Pakita ko rin sa yung mga point of view ginagawa sa araw-araw. Pero sa ngayon, yan, pipilitin natin mag-upload ng mga 2 times a week or maybe more. Yan. So malapit tayong mag 20,000 subscribers. Sa ngayon nasa 19,200 lang tayo. And yan, pinipilit din natin magkaroon ng mga subtitles kasi para dun sa mga international viewers natin. I hope nandyan pa rin kayo. So yan, papasok tayo sa farm. And makikita nyo ang mga nangyari and yung bagong daanan na hindi ko pa napakita sa inyo ever since. So, ayan guys. Thank you. So sa mga subscribers natin noon pa, nakita niyo naman yung dinadaanan namin noon. That was mga 2 years ago. Doon ibang daanan yon. Ngayon may bagong daanan na ginawa ang barangay Taway. Dito yung nakasituate yung farm natin. Ayan, may bago silang daanan. Ito yung road papunta sa farm. Tapos madadaanan straight patungo doon sa isa na namang barangay. So ito yung naka-propose na road dito. Ayan, medyo masukal, medyo paangat, tsaka medyo maputik pa to. Mabuti na lang ngayon at hindi umulan and nakakapasok tong sasakyan ng kuya ko. So ayan. So ito po yung kabuuan ng daanan na daraanan natin eh. Hindi po tayo sponsored ng Cleanie ha. Nandyan lang talaga yung tissue na yan dyan. So yes, ito yan. At mabuti na lang at may 4-wheel drive yung kapatid ko. Pasakay-sakay na lang tayo dito. Tsaka ito, para din magagawa tayo ng stress-free life ngayon. Dala kami mga pagkain. May dala pati pagkain? Wala. Wala pala kami dalang pagkain, ice lang. Para malamig yung tubig na iinumin natin sa farm. Wala din ka, wala pa rin kasing kuryente dito. Klaseng daan, di ba? May dadaanan pa tayo mamaya. May daraanan tayong isa pang farm ng neighbor namin. And then, pero hindi tayo papasok kasi hindi pwede. Next time siguro, sasabihan natin siya na papasok tayo doon. Si, yan. Babuyan ata yun eh. So ngayon pala guys, yung ginagawa namin ay, yan. In-incorporate na namin sa mga products ng farm yung baboy. Kasi parang nakita rin namin yung demand ng baboy dito sa lugar namin ay medyo marami or mataas yung demand. Kulang yung supply kaya opportunity para sa amin na mag raise ng mga baboy for yan, fattening. At pwede din mag raise ng baboy para mag breed ng piglets. So ito po yung bagong venture ng farm natin ngayong 2022. So makikita ninyo mga sasabihin din namin. Nag-research na kami, nag-attend na ng seminars. Ayan, ganito na yung gagawin. Tapos ng mga ganyan,
mag-earn ka ng mga knowledge about racing, eh yung experience na naman. So, i-experience natin this whole 2022 kung paano mag-race ng mga baboy from piglets papunta sa pagiging inahin hanggang sa mabenta. And yan, magiging honest kami sa inyo, papakita namin, magiging open kami sa mga expenses dito. And syempre, i-judge natin ang venture na to, depende kung may profit or wala. Doon kasi parati nagpo-fall yung pag-enter into business kung may profit or wala. Kung wala naman, ayan, it's charge experience. Kung meron, then go. Mag-i-expand tayo. So, antayin na lang natin anong mangyayari sa mga darating na vlogs. Hopefully, andyan pa rin kayo. Paki-click po nung bell button dyan para maging updated kayo sa mga videos natin pagdating ng panahon. So, thank you guys. Back to the vlog. Yan. Punta tayo doon sa unahan. Andito na tayo ngayon sa labas ng farm, sa bungad ng farm. So, ayan guys, samahan nyo kami. Baba muna tayo. Ayan, dyan. Ito yung bagong daanan na sabi ko, gawa ng barangay dito. So, makikita nyo. Ayan. Pagbaba, tapos pag-angat, makikita nyo. Yun na yung farm doon. Yun na yun, yung farm natin doon. Ayan, dyan, yan. So, lakad muna tayo. Lakad matatag tayo, guys. Okay, kaming nilagay dito sa likod. Ayan. Kukunin natin yung lahat mamaya. So, lakad muna tayo papunta doon. So, kumusta? Medyo matagal-tagal tayong hindi nakapag-vlog. Diyan kasi, maraming mga nangyari sa akin noong 2021. Isa na doon, masyadong naging busy sa work. Alam ko naman kasi na dapat mamili tayo sa mga priorities natin, especially pag nagtatrabaho tayo sa gobyerno. Mas importante yung trabaho natin kaysa sa pagbablog. Ayan. Ayan naman kasi din talaga yung profesyon na sinumpaan. Pero sa ngayon, so hindi na. Okay-okay na. Takaw. Ayan, ang tao dyan. Pasok. So, andito na tayo. Kung titingnan nyo, andun. Doon kami galing. Papunta dito. So, ito na yung farm natin ulit. Ayan. Oh, saba ha? Sugo ka? Dali. Smell me. Oh, di ba kailangan ka na ko? Wow, nabago na yung table. Oh, my tables, my chairs. Yung mga chairs sa bahay, dinala rito. Yan. Dito na sila lahat. Okay. So yan, ito na yung mga nakaraan. Diba? May bago tayong mga membro ng farm dito. Dito yung mga Bengala. Yan. Palakad-lakad yung mga Bengala. At saka, noon, mga nag-aalaga din kasi yung mga kapatid ko ng mga panabong. So, ayan yung mga piling-pili nila ng mga hens. Ito yung mga piling-piling hens nila. Off-season kasi sila ngayon. Hindi sila sumali sa pag-breed. Hindi sila nag-breed kasi hindi rin naman kasi nabibenta yung mga manok ngayon kasi wala din yung sabong eh. So, ayan. Medyo puno tayo ngayon. Looking at the surroundings dito sa farm. Ito si Shawi, oh. Shawi! Hindi ka masyado, ah. Shawi! Yan yung problema pag hindi ka masyado pumupunta sa farm nyo. Hindi ka nakilala ng mga aso. So, ayan. Ito po yung bukid get up natin ngayon. And, ito po kami.
So yun na yung asola natin. Yun na sa likod yung asola. Yan na. So nanata dire. What's up mga pigs? Unsa mo? Bugar hayaya. You babs. Yeah, mga bago. Ito sila, may isang batch din dito. Sila medyo parihara man sila kadagko lagi. Ngayon, babuyan na naman tayo ngayon. Try natin incorporate dito sa mga products ng farm. Itong mga bagong biik. May biik din doon. Ito, mga advanced sila ng 2 weeks. Medyo older to sila ng 2 weeks compared dito sa nasa kabilang pen. Eventually, ganyan lang muna yung setup natin kasi wala pa tayong kapital. Magkakaroon na tayo na ang medyo malaki-laking kapital eh, i-concrete na natin ito, pati yung flooring. Lagyan natin ng mga swimming pool sa loob ng ay, hindi ba siya swimming pool? Parang pond sa loob para makapagligo-ligo sila dito. So, malaki pa to. Yung presyo ng baboy ngayon. Magkano tong isang bake, bro? 2.4. 2.4 daw. Malit. Gamay do. Gamay ang baktin. Huwag raman. Dako raman. Isad ka. Isad ka baboy kamlo. Yan sila. Dito naman sa kabila. Hey, pinay magulangan nila do. Pila ka bulan gulangan nila. Ah, semana ra. Semana ra. Yan, no? Medyo cute ka. Bakit mo ginagawa yan sa tubig nyo? Yan, i-develop pa natin ito. So, nasa mga 1 month pa kami nag-re-raise ng mga pigs. Next time ay paparamihin pa natin sila. Hanap muna tayo ng iba na namang mga pigs. Okay. So ano yung plano natin dito, brother, sa bahay? May capital na, di ba? Oo. Lalakihin. Tapos magsisemento tayo ng mga floors nila. Wala ka bang plano magbabuyang walang amoy dito yung lalagyan ng mga ipa? Bakit? Anong masasabi mo doon? Wala man tayong kapitbahay dito. Tayo lang man. Kahit mga amoy? Di man ito mga amoy kasi pagbaba dyan, tatamaan ang init ng araw. Patay yung baho, patay yung mga mikrobyo dyan. Tapos, patadry yung mga kuwan. Sabi ni Papa sa akin, gumagawa ka daw dito ng ponds. May pond na ba tayo dito? May kuwan nandun, no? Parang dike, ano? Alam nyo kasi guys, kaya ako nagpapa-update sa kuya ko. Kasi ilang buwan akong hindi nakapunta dito. Gawa nang na-assign ako sa isang lugar na medyo problematic din. Inayos ko muna. Tsaka ngayon, bumalik na ako sa original assignment ko na nasa office na ko ulit. So, ayan. Magiging active na naman itong channel natin. And hopefully, mas darami yung subscribers. Yun din kasi eh. So, pasensya din talaga sa mga nag-aantay ng upload sa atin. Yun ay naging biktima tayo ng circumstance na hindi natin, wala sa mga kamay natin. Kaya ngayon, babawi tayo guys. Hopefully, makakabawi ako sa inyo. And syempre, kami din yung kapatid ko yan. So, initial capital sa 8 baboy. 2.5 each, di ba? 2.4, 2.5 each. 2.4. Yung pakain natin dito, bro. Medyo okay lang ba yung pakain? Okay lang. Nilinis din to every day. Wala din kasi kaming problema sa tubig dito kasi may DIY kaming watering supply. Tsaka regards muna dito sa baka namin. May water supply tayo dito. Galing sa deep well. Ayan. Basta may tubig lang, walang neighbor na magre-reklamo, then okay tayo. So, hopefully, ganyan muna yung setup ng bahay. Yan, ganyan muna. So, ito yung dinidevelop naman ngayon. Kasi okay na din yung supply ng mga manok namin eh. Kulang na lang natin is crops.
Asa man eh? Bay. Asang bay dia? Madam. Kajut lang. Ali. Ay ini. Oh yan, ibibenta yan. Ah, mga barbed fly, flymouth truck. Ito, laki cute din to. Lagi pa tuwing. Pero yan, masyado kang galit ha. Galit na galit ka. Inaaway mo na kaagad ha. Sige na, lagay na natin yan. Bebenta yan ngayon. May kukuha na yan mamaya. May pambili na tayo ng feeds ulit. Totong baka. Or dalani. Dalo na ako ng mga ibaligya kanya. So ako magdadala nito kung ibebenta. Uwi na muna kami. Kasi medyo hindi tayo nakapag-prepare ngayong araw na to. Wala tayong dalang baon. Kaya uwi na muna tayo. So yan, makikita ninyo yung bungad ng farm. Dito tayo daraan. May mga tao dyan, naliligo. Kasi may bomba dyan. Init man. Sana mainit. Ito na siguro tao. Araghana eh. So, yan. So hot. Punta na yun ako dali. Aza, aza, aza. Sa loob pala, sorry. Open ka. Ibutan na sa floor? Asa floor? Nalikuran na. Ni? Sa mga benta yan. Yan, uwi na muna tayo. Thank you po sa mga andyan pa rin sa up to the time ng video na to, dito sa end na to. Salamat sa mga andyan pa rin at nakarating kayo dito sa time na to, sa end ng video. Maaari po kayong mag-subscribe at mag-leave ng comment dyan sa baba. At sana ay may video pa tayo sa susunod. Maraming salamat sa inyo lahat. Take care and bye-bye po sa lahat. Stay safe.